pasensya na kung naiwan ko kayo saglit kasi tawag ng kalikasan. Tawag ng kalikasan. So, tawag ka sa tapos rin. Okay na. So, ito na guys. Umpisa na natin. Welcome back again to my channel. This is Life Moto. Welcome sa other video natin ngayon. Video pala natin ngayon guys. Gusto ko lang, gumawa lang ako ng video. Gusto ko lang magpasalamat kasi katanggap ako ng ayuda galing sa DSWD. So, papaliwanag ko sa inyo kung paano ako nakatanggap ng ayuda galing sa ating gobyerno. So, ganito kasi yun guys. Sa mga hindi pa nakakaalam, isa akong Angkas Biker Maynila. Isang active Angkas Biker nung wala pa ang lockdown. Wala pang lockdown. Lagi ako bumibiyahe Angkas. So, saglit lang, papakita ko sa inyo yung uniform. So, ito guys. Ito, may helmet ako sa Angkas. Angkas. At saka may din ako sa Angkas. Ito, uniform. Bago ko pala nakuha itong yung ayuda galing sa Angkas, yung proseso kung paano ko ito nakuha, ipapaliwanag ko sa inyo. Nung kasi, yung may text ito galing sa Angkas, may text yung Angkas noong April 3, noong nakaraang buwan pa, na kung paano kami makakuha ng SAC form. Para makakuha kami, so nagbigay yung Angkas dito ng link para kuha namin yung SAC form at saka ma-submit namin sa may link din kasi silang binigay na pagkatapos pilapan i-submit na naman sa kanila pabalik pag may na. Papakita ko sa inyo guys kung ito yung text galing sa Angkas guys. Ito yung yung text galing sa Angkas nung nakaraang buwan. Ito, Rilan Guri Naranjo. Para ma-download ng iyong SAC form, pindutin lamang ang link na ito. Yan yung link. Aming pinapaalala na siguraduhin tama ang ilalagay ng mga detalye upang mabilis ang pagproseso. Maraming salamat. Yun yung natanggap na text ko galing sa Angkas. Nag-text sila ng link. Yun yung SAC form ko na may barcode. Papakita ko sa inyo yung SAC form. Andito pa rin kasi dito pa rin yung SAC form. Admit ko lang to through online. May link silang binigay para doon i-submit yung form. Picturean lang saka kasamang valid ID, license, driver para ma-verify. Pakita ko sa inyo yung SAC form. Bang. Ito yung SAC form. Dito nakalagay yung pangalan, address. Ito may barcode na rin to siya. May barcode. Oh, ito. May barcode na rin yan. Yan. Ito yung SAC form ko. So, yung SAC form, andito pa rin sa akin, yung form, kasi nabi ko na kanina, through email, sinadmit yung form ko para maano sa kanila. So, ganito guys, muntik na rin ako nawala ng pag-asa, kasi yung isipin nyo, isang buwan na mahigit kasi April 4 ko yan sinadmit. April 4 tapos ngayon isang buwan na rin mahigit. So parang binaliwala ko na yon. Kanta yan na binaliwala. So ito, parang binaliwala ko na yon kasi parang hindi na ako umaasa kasi bakit ganun katagal? Ang tagal kasi. So ito guys, sa di inaasahan kaninang umaga. Kasi hindi nga ako nag-ano ng mga message sa cellphone ko yung text. Hindi ako nagbabasa. Minsan may mga text message na dyan. Tapos di ko lang binubuksan. Kasi wala naman akong ka-text. Wala. Halos nasa Facebook lang ako. Nasa YouTube. So sa mga text. So kanina, naisipan ko lang talaga na buksan siya. So ito, papakita ko sa inyo yung text. Ito yung text guys. Ito yung text na na-receive ko kanina. Gusto ko lang buksan yung mga text ko sa cellphone.
So napansin ko doon kasi hindi ko na talaga inaasahan yun na mayroon. So ito yung ano niya. Your GCash wallet has been adjusted by 8,000 on May 12. Ayan, your new balance is 8,391 pesos or 0.63. Ayan. Naipadala na sa inyong GCash account ang ayuda mula sa DSWD at LTFRB. Pwede mo itong i-cash out gamit ang inyong GCash Mastercard sa anumang banknet, ATM, Tambunting o Villarica phone shop. Ingat lagi. So ayun guys. Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung talagang pumasok ba sa GCash yung pira na ayuda galing sa gobyerno. Ito yung GCash ko. GCash application. Yan. Anuin ko na lang tong password na, hindi ko na lang papakita. Kakat ko to sa video. Ayan, processing. Bang! 1, 2. Ayun! Ayun na guys, pumasok na. Pumasok na yung 8,000 na ayuda galing sa gobyerno. So ayan. Kasi may balance ako dyan sa GCash ko, 391. So dinagdaga ng 8,000, so naging 8,391. Nakikita nyo naman na nare-receive ko talaga yung ayuda galing sa gobyerno. So masayang masaya ako. Yay! Hindi naman halatang masaya, no? Alam nyo kung bakit? Masaya kahit papaano kasi may natanggap. Sabihin parang dadaan lang to sa akin ang pera na to. Kasi alam nyo naman, mga bayaran ng kurente, bayaran ng tubig, dalawang buwan na delay kasi dahil sa crisis. So tapos pangkain. So ayun, parang tamang tama lang din. So kahit papaano may natanggap tayong ayuda. So pasalamat tayo. Pasalamat pa rin tayo. So unang-una pasalamatan ko pala yung ano, ang Cash Company dahil di nyo kami pinabayaan sa DSWD, sa LTFRB, lalong-lalo na sa mahal natin na presidente Rodrigo Tua Duterte. Maraming salamat na di nyo kami pinabayaan. So lahat naman tayo siguro gusto nang bumalik na to sa normal. So pagdadasal na lang natin na sana bumalik na sa normal kasi lahat tayo ngayon nahihirapan sa ganitong sitwasyon. Inawa kong video na to, gusto ko lang i-share, gusto ko lang magpasalamat sa ayuda na natanggap through GCash. So wala nang hassle kasi pinadala na through GCash. Ito na-receive ko na. So siguro maya maya baka kukunin ko na to withdraw para magamit na rin, ha? So shoutout na tayo. Shoutout kay Popol Ride Vlog. Shoutout din kay may listahan kasi ako dito. Shoutout din kay Hero Ride. Ito. Shoutout din kay Aldons Naranjo. Ito. Shoutout din kay Rinmark TV. Ito. So ayun lang guys. Maraming salamat guys kung pinapanood nyo tong video ko. Maraming salamat din sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood ng mga video ko. Maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na uploads natin. So guys, dito ko na ito tatapusin. So bago ko ito tatapusin, papasalamat ako ulit sa Angkas Company sa DSWD, sa LTFRB, lalong-lalo na talaga kay Pangulong Duterte. Maraming salamat. Nakatanggap ako ng ayuda galing sa gobyerno. So guys, dito ko na ito tapusin kasi medyo mahaba na. Ginawa ko lang to para magpasalamat. Dito ko na ito tapusin. Ingat kayo palagi dyan. Bye-bye.